Yun guys, for this video, ang gagawin natin ang pag-uusapan natin is all about relic. Kasi nga, kung maalala ko, hindi ko pa nagawa ng video to. At the same time, sobrang daming newbies or mga baguhan sa ME Origin 2 na nagtatanong about sa relic. So, ito na yung perfect timing para doon sa video na to kasi magagawa na natin ngayon. Pero gusto ko lang palang ipaalala sa inyo guys, or gusto ko lang kayong inotip na open na yung membership program natin. So yung membership program guys is pwede kayong mag-avail ng membership sa akin, then magkakaroon kayo ng mga perks katulad ng customized stickers, customized badge, o kaya naman mga VIP videos na kayo lang yung pwedeng makapanood. So, kung gusto nyo mag-join or kung gusto nyo mag-avail, guys, katabi lang siya ng subscribe button, then pwede na kayo mag-join. So, yun lang naman, guys. Then, isingit ko lang din pala si Yonkos TV. Si Yonkos TV, guys, lalabas dyan yung channel niya, is yung showcase niya din is MU content. So, MU content to, guys, kapatid natin na nag-YouTube. Pwede rin natin siyang supportahan kasi magaganda rin yung MU content na ina-upload niya. So check nyo guys yung mga MU content niya kasi marami din kayong matututunan sa kanya. So subscribe nyo na siya guys. Then sa mga nagpapa-shoutout naman guys, ilalagay natin sa end of the video. Pero meron tayong bagong mechanic sa shoutout. Gagawin mo lang guys, click mo yung subscribe button, then mag-comment ka sa baba na gusto mong ipa-shoutout. Then good to go na, masya-shoutout ka na. Basta make sure na sa latest video ka nag-comment. So yun lang guys, simulan natin to. Let's go! Yan guys, tulad yan ang sinabi ko, pag-uusapan natin is all about relic. So isang mabilisang tutorial lang to. Pero disclaimer muna guys, kasi lahat ng sasabihin ko sa video na to is based lang sa sariling opinion ko at the same time sa experience ko sa paglalaro ng MU Origin 2. Maybe meron tayong iba-ibang experience or meron tayong iba-ibang pananaw about dito sa function na to. So feel free to comment kung ano yung suggestion or yung gusto mong iparating sa mga ibang players. So open naman tayo for criticism. So basta ang sasabihin ko dito is lahat lang ng para sa akin o yung opinion ko lang. So punta muna tayo ng character. So sa relic guys, tignan natin yan. I'm not sure lang kung kailan mag-open to. Parang master level din yata. Master level. So unahin na natin tong relic dito. Yung relic guys, ang binibigay niya is damage support. So pag-usapan muna natin yung damage support. Ano nga ba yung tulong ng damage support? So punta natin dito sa character natin guys para malinaw tayo. So click natin yung character, then click natin itong mahiwagang question mark. Tapos nasa pinakababa yun, kung di ako nagkakamali. Maalala ko nasa pinakababa yata nakalagay. So tingnan lang natin yung meaning niya. Tapos basahin natin. Ala, bakit ganun? Ayaw mababa, anak ng toko, naglolo ko pa yata. Yan, sige, try natin ibaba ulit. Yan. Sana lang umabot hanggang dun sa damage support. Kasi dalawa yan eh. Damage support and damage amplification. Pero ngayon damage support muna discuss natin. Since nandito na tayo, nakita na natin siya, i-highlight ko na lang para makita nyo. Nakalagay dito is when attacking, decrease opponent damage reduce ratio. So ibig sabihin guys, pagkakaintindi ko dito, kapag umatake daw tayo, babawasan niya yung damage reduce nung kalaban natin. So parang ganun siya. Yung damage amplification kasi guys, ang babawasan niya yung damage resist ng kalaban natin. Yung damage support naman natin guys is babawasan niya yung damage reduce nung kalaban natin. So paano siya naging damage support? Kasi nga pag bumaba yung damage reduce nung kalaban mo, ibig sabihin mas lalambot yung kalaban mo. So mas magiging mataas yung damage output mo dun sa kalaban mo. Parang ganun yun. So, correct me guys kung mali ako, comment kayo sa baba. Yun yung pagkakaintindi ko kasi. So, punta tayo ulit guys dun sa relic. Sa relic kasi guys, pwede rin tayo makakuha ng damage penetration. So, click lang natin tong relic. Then, katulad ng sinabi ko, damage support dito natin makukuha, 10.5%. So, 10.5% yung makukuha natin pag rank 7 na. So, tataas pa yan. Parang 1.5% yata yung nakukuha natin every level.
Parang ganun yata. O, tama. 1.5% damage support every rank. Every rank pala, guys, ha. Take note, every rank. So, kung rank 1, 1.5, rank 2, rank 3, then rank 3, 4.5, and so on. So, bahala na kayo mag-compute kung paano yun. Basta 1.5 every level, parang ganun. So, punta na naman tayo dito, guys, sa Holy Chapter. Sa Holy Chapter, guys, possible tayo makakuha ng damage penetration at the same time mga elemental stats. So, kaya importante itong relic, guys, kasi sobrang pwede nating ma-boost yung elementals natin. Kung di mo pa alam, perfect timing talaga to, guys, para ma-boost yung elements mo or yung elemental damage output mo. So, pag-click natin ng Holy Chapter, dito na papasok, guys, yung damage penetration. So, bakit? Pag-click mo dito sa overview muna, guys, makikita mo meron tayong 7.5 damage penetration. So, ipapaliwanag ko sa inyo kung saan ko nakuha yan. At the same time, meron tayong wind damage addition na 5.2%, earth damage bonus na 6.3%, thunder damage bonus na 8.4%, and so on. So, marami pang ibang elemental stats dyan. So, ipapaliwanag ko sa inyo kung saan nakuha yung mga percentage stats ng elementals dyan. So, yung damage penetration muna, guys. Click natin tong Holy Chapter Alliance. Sa Holy Chapter Alliance, guys, meron kasi dito, guys, na specific level ng mga relic natin o yung mga Holy Chapter natin na susundin mo para makuha mo yung elemental stats at the same time damage penetration. So dito tayo, pag meron kang na level 50 na limang piraso, makukuha mo yung damage penetration na 7.5%. At the same time, meron kang makukuha mga fixed amount na all elements 250. Hindi siya ataasan, pero ang pinakamaganda dito kasi is yung damage penetration madadagdagan ka. So sa level 60 naman, dito tayo sa baba, pag na level 60 mo yung 5, is magkakaroon ka ng 9%. So parang kanina lang din, 1.5 every 10 level. Halimbawa na, level 10 mo lahat. Take note, guys, sa 5 dapat. 5 level 10, 1.5. 5 level 20, 3.0. Then, 5 level 30, 4.5, and so on. Ganun lang din yung computation niya about sa damage penetration na nakukuha natin dito sa relic or sa Holy Chapter, to be specific. So, tayo ngayon, nasa 7.5 na tayo kasi nga kung makikita nyo, hindi pa level 60 lahat. So, na level 60 ko palang is 3. So, meron pa tayong 2. Tapos, yung materials naman na needed dito, guys, nakukuha din sa Elemental Invasion at the same time sa War Pit Shop. Tapos, nakukuha din yata sa mga limited offer. So, depende na lang sa inyo kung irarush nyo. Pwede nyo rin irush yan. Kasi magiging source of damage penetration nyo at the same time, mga elemental stats. So, saan naman natin nakuha yung mga elemental stats na with bonus? O yung with percentage? Dito yun, guys, sa dosing. Sa dosing naman, guys, every 10 level is magkakaroon ka ng additional stats. Halimbawa, level 10, magkakaroon ka ng isa dyan. Yan. Halimbawa, fire depth bonus. Pero kasi yan, random yan, guys. Then, meron din tayong materials na nakukuha para ma-reset yan. So, ibig sabihin, unlimited yung reset mo basta marami kang materials. Yan. Yan. So, i-reset mo lang ng reset. Then, kung okay ka na dun sa stats, is pwede mo nang i-save. Tapos, proceed ka na sa next stats. Basta take note na every 10 level, dun lang mag-open ng additional stats. Or dun ka lang pwede makapag-dose. Kaso nga lang, bakit 5 lang yan? Kasi nga, guys, kung mababasa nyo sa baba, temporarily unable to dose stats. So, ibig sabihin, guys, level 60 dapat makakapag-dose na tayo. Kaso nga lang, hindi pa siya naka-unlock ngayon. So, siguro, i-unlock din ni ano. Or hindi pa siya available. Unable pa kasi siya. So, kung naging available na siya, siguro pag next update ni MU. So, I'm not sure lang. Hintayin na lang natin para makapagdagdag pa tayo ng mga stats dito. So, dito, guys, yan, mga, depende to, guys, sa element. Ha. Dito sa una, fire element, yung pwede mo makuha. It's either fire depth bonus, fire damage bonus. Pero pwede ka rin makuha dito ng mga HP bonus, physical attack, magical attack, ganyan, etc., etc. Basta ang pinakamagandang kunin dito, guys, para sa akin, ha. So, take note, guys, para sa akin lang to. It's all about elemental. Fire depth bonus, fire attack, fire damage bonus. Kung anong gusto mo, kung anong trip mo,
Pero elemental kasi guys, yun dapat mong kunin. So bakit? Kasi nga elemental meta tayo ngayon guys. Nababypass talaga yung inner stats natin. So better to pick elemental stats dito sa mga holy chapter natin. Kung mapapansin nyo, naka fire depth bonus, fire damage bonus ako. Yan, naka all element. Then dito sa pangalawa naman guys, is thunder element. So thunder damage bonus, thunder attack, thunder depth bonus yung mga pinili ko. Then sa pangatlo, it element naman siya. 8 damage bonus lahat. Then dito is wind. Yan. Depende na lang sa inyo. Meron siyang wind damage addition, wind attack bonus. So, yun na lang piliin nyo guys. Basta take note guys, ang pinakamagandang piliin dito is elemental talaga. It's either attack bonus or damage bonus. Siguro yung dalawang yun yung i-priority nyo. Pero kapag lumabas na rin yung depth bonus na elements, is okay na din para mabus din yung elemental mo, elemental defense mo, diba? Kaso nga lang maging problema dito is specific element lang yung mabubus. Kaya take note na ipick mo lahat dito is yung element. So subukan siguro natin mag-reset guys para makita nyo. So pag magre-reset ka lang guys, click mo lang yung dosing, tapos click mo yung refine. Siguro dito tayo sa may mga mababa. Yan. I-refine lang natin siya. Then yan, meron siyang physical depth. Yan, pwede ka makakuha ng physical depth dito. Tapos kapag pinakamataas orange, susunod purple, then susunod blue. So depende na lang sa iyo guys kung anong kukunin mo. Then fire damage bonus 1.3%, mas mataas yung ano. So yan. Yan. Kapag ganito guys, ang gagawin kasi ni MU, ire-recommend niyang i-save mo. Take note na mas mahalaga talaga yung with percentage kaysa fixed amount. Kahit orange yan guys, it doesn't matter kasi nga mas maganda yung may percentage. Kasi nga, kung mas, halimbawa, mataas yung kukuhanan na fixed amount ng percentage, is mas malaki din yung balik doon sa account mo. Kung nagigets nyo. So, habang mas mataas yung kinukuhanan ng percentage, is mas tumataas din yung nadadagdag doon sa specific stats na yon. Unlike kapag fixed amount, yan na yon, yan na yung dadagdag niya. So, refine lang natin. Yan, no? Katulad yan. Continue to refine or ika-cancel. Isisave mo kasi kung halimbawa new player ka, ika-cancel mo yan then isisave mo kasi nga nirecommend ni MU. Pero hindi ganun yan. So check lang natin, do not show this again, then continue to refine. Refine lang natin, tingnan natin kung makakakuha tayo. So lipat tayo sa taas yung fire damage bonus na 1.5%, baka dito swerte tayo. Yan, meron ding HP bonus. Yan, meron din mga ano dito guys. Kaso nga lang priority ko talaga dito ngayon is all about elementals. So mapa damage bonus, mapa attack bonus or defense bonus, basta elemental okay ako. Ito MDEP bonus. So yan. Ang dami kasing pinaghuhugutan ng iba kaya hindi na worth it pataasin yan para sa akin. Kasi ang labanan ngayon guys elemental. So okay, pataasin lahat ng elementals natin. So yan, ganyan mag-refine guys. So kumuha lang kayo ng ganito, makukuha to sa World Boss, Elemental Invasion, tsaka Honor Shop. Siguro guys, next time na ako mag-refine. Basta ang i-priority nyo talaga is yung elementals. Yan, sobrang ikli lang dapat nung video natin, medyo napahaba na naman. So sana guys, may natutunan kayo about relic, sana nalinawan kayo. So kung meron ka pa ngayon mga tanong, mag-comment lang kayo sa baba. Kung meron kayo suggested content, mag-comment lang din kayo sa baba. Then, bago natin tapusin tong video na to, is mabilis ang shoutout muna. Yan, shoutout kay Baby Zoe na maganda sa anak namin. At the same time, shoutout din kay Mrs. Kung Maganda, kay Sunshine Espinosa. Then, shoutout din kay, sino to? Jomar Figaro. Ano to? Figaraw. Yan, shoutout sa'yo, men. Then, shoutout kay Era. Pa-shoutout naman, Boss Era May. Yan, shoutout sa'yo. Then, shoutout din kay ano to? Arcs Angel Alliance S522 Ocean. Yan, shoutout sa'yo, men. So, sino pa mang nagpapa-shoutout? Tapos, shoutout din kay I'm The One TV. Shoutout sa'yo, men. Sino pa mang nagpapa-shoutout? Kay Pilio Gaming, shoutout sa'yo, men. Then, kay Raymond, shoutout sa'yo, men. Sobrang nabubulol ako. Ewan ko kung bakit. Medyo pagod niya yon. So, maraming ginawa kanina. So, salamat sa inyo lahat, guys. Sa lahat ng nanood. Sa lahat ng sumusuporta pa rin. So, pasensya na kayo, guys, kung medyo paos yung boses natin dito sa video na to at medyo pagod, medyo nauutal ako. Kasi medyo maraming ginawa kanina. So, salamat sa lahat, guys. Hanggang dito na lang. More power!